Isang magandang sikat ng umaga ang bumungad sa amin pagdating namin sa airport. Sulit talaga ang pagod at puyat, madaling araw pa lang kasi ay bumihay na kami para maiwasan ang problema o aberya. Kumusta kabayan? Utskara sama des. Ako nga pala si Mark, isang SSW caregiver dito sa Osaka, Japan. Itong araw na babiyahin ako papuntang Japan. Kasama ko nga ang dalawa kong anak at asawa. Laking pasasalamat ko nga may kaibigan kaming nagmagandang loob na iatid ako sa airport. Gusto ko nga sanang ako na lang babiyahe para hindi ko makita na malulungkot ang mga bata. Pero hindi pumayag ang misis ko kasi gusto niya na makita ng mga bata na aalis ako at nasa airport para hindi siya mahirapang magpaliwanag paghahanapin ako sa kanya. Which is tama naman siya about dun. Kaya sinulit ko na lang ang natitirang oras ko na mayakap at makasama sila. Sobrang saya at ang kulit na nila dito. Akala nila mamamasyal at mag-outing lang kami. Pero sa bahay, kinausap ko na sila. Pupunta si Papa sa Japan para mag-work. Nagtataka kasi sila bakit ako nag-iimpake at naglalagay ng mga damit sa maleta. Pero syempre, hindi pa nila lubos na maintindihan yun na maghihiwalay muna kami pansamantala ng ilang taon. Alas 2 na nga ng umaga nang nakarating kami sa Naiya. Sobrang bilis nga ng biyahe namin. Dito ko nga naramdaman ng lungkot dahil wala nang oras para magkasama pa kami ng tagal ng pamilya ko. Ilang taon ulit ang hihintayin para magkasama kami. Pagbabanga ng maleta ko ay sumakay pa nga tong bunso ko. Kasi akala niya ay kasama siya pag-alis ko. Pagdating na sa waiting area, dito na ako nagpaalam at nagpaliwanag. Buti hindi sila umiyak at naitindihan nilang paliwanag ko. Pero bakas pa rin ang lungkot sa kanilang mukha. Bago nga ako pumasok ay nagpa-picture muna kami. Paglapit ko sa gate, papasok ng Naiya. Pinakita ko lang plane ticket ko at passport ko at pinapasok na ako. Pagpasok ko sa loob, hinahanap ko kaagad ang dalawang kasama na makakasabay ko sa pagbiyahe. Sa loob ngayon, marami na rin taong naghihintay at nakapila. Nung nagkita at kumpleto na kami, dumiretso na agad kami sa check-in baggage area para malaman kung okay ba yung dala namin gamit. Kinakabahan pa nga kami dito, baka mga excess baggage naman kami. Kasi sakto-sakto lang dala namin pera. Buti na lang, thanks God, okay naman lahat at pinapasok na kami. Pagpasok na namin ng immigration, sobrang dami ng tao. Sobrang haba na rin ng pila. Mga Pilipino at iba't ibang lahi. Dito mo sa immigration, kailangan mo may e-travel. May airport stop dito na naghahanap. Nagtatanong at tumitingin kung may e-travel na kayo. Na naka-download sa inyong cellphone. Kung wala kang i-travel, papaalisin ka sa pila at patatabihin ka. Hindi ka papapasukin kung wala ka nito. Kailangan mo talaga makapill up ng i-travel. At i-ready nyo na rin yung mahalagang dokumento at mga requirements na binigay sa inyo ng agency nyo. Hahanapin at titignan kasi ng mga immigration officer nandun. Katapos nga namin sa immigration and screening, naghanap kami ng matatambayan. Umakit nga kami dito sa Agda na to kasi dito daw matatagpuan ng OFW lounge. Pagakit namin, nakita namin kaagad. May mga nagpapapicture pa sa labas nito. Maganda nga daw dito. May libreng kape at pagkain nga daw pala dito. Yung bagay din yun, kung bibili ka sa labas, minus gastos. Kaya hindi na kami nagdalawang isip na pumunta dito. Pagpasok pala namin, kailangan pala mag-register dito. Ilalagay mo lang pangalan mo, flight mo, at kung saan bansa ka. Marami na rin mga OFW dito nakatambay at naghihintay ng kanilang mga flight. Pagkatapos nga namin mag-register, naghanap na kami ng maupuan. Sa daming ang tao naghihintay at nakatambay, nahirapan kami maghanap ng maupuan. Nakatayo kami ng ilang minuto. Buti na lang may mga OFW yung umalis at pumunta na sa kanilang mga flight. Pag-upo at paglapag ng mga bag namin, dumiretso na kami sa dining area para kumuha ng mga pagkain. Dito, pwede kang mamili kung anong kakainin mo at iinumin mo. May libreng kape, lugaw, candy, mani, at ano-ano pa. Pagkatapos nga namin kumuha ng mga pagkain, ay bumalik na kami sa upuan. Habang kumakain at umiinom ka ng kape, tanong mo rin yung mga eroplano sa labas ng bintana. Lalong-lalo na ang magandang sinag ng araw sa umaga. Maraming salamat kabayan sa iyong panonood. Kung nagustuhan mo ang kwento ko, maaari mong i-like o i-follow ang Facebook page ko. Pwede mo rin itong i-share, baka makatulong tayo sa kaibigan mo o kakilala mo na gusto rin magtrabaho o ma-experience ang buhay dito sa Japan. Dahil ikukwento ko dito kung paano mamuhay ang mga Hapon at mga Pilipino dito sa Japan. Maraming salamat ulit sa panonood. Utskara sama des. ありがとう!